Ayan, medyo craving tayo ngayon ng turon. Pero ito ay gagawin tayo ng special na turon dahil murang-mura ang saba. Yes, murang-mura talaga ang saba ngayon. Nasa 10 pesos to 20 pesos lang per kilo. O diba? So, dali-dali talaga ako magpabili ng saba sa palengke para makakain na ako finally ng turon. Dati kasi, ang per kilo ng saba ay nasa 35 to 45 per kilo. Diba ang mahal? Sa inyo ba ay mura lang ang saba? For sure, mura sa inyo. Sa probinsya ay mura. Pero ngayon, lalagyan natin ng cheese ang ating turon. Special siya. At finally, magagamit ko na rin ang aking nangka. Actually, yung nangkang yun, last summer pa yun. Bumibili talaga ako ng nangka na marami at nilalagay ko siya sa freezer. Ini-stack ko talaga siya kasi favorite ko talaga ang nangka. At anytime nga magagawa kami ng turon, meron akong magagamit. Meron akong magagamit na kasi hindi talaga special o hindi talaga complete ang aking turon kapag walang nangka. Ayan, ganyan ako magawa ng turon na binabalot ko siya maigi kasi nung nagluto ako dati na may cheese na hindi marami ang balot, pumutok siya dahil nagmelt ang cheese. Kaya ngayon, didudublihin ko na talaga siya maigi. Tatlong wrapper na siya. O, diba? San ka pa? O, ayan. Secure na secure siya. At medyo masarap din siya kapag marami ang wrapper na ibabalot natin sa ating, ano, yan. Napaka-neat, napakaganda ang pagkabalot ng ating ano. Medyo hindi natin ito aanuhan ng mainit na mantika dahil nga makapal, medyo masyadong makapal ang kanyang wrapper. Gusto natin na maluto din yung wrapper sa loob. Kaya napakahina lang talaga ang apoy nun para mapipenetrate ng ano ang loob ng ating turon at magme-melt ang ating cheese para medyo maluto din yung ating saging sa loob kasi makapal nga yung ating wrapper nilagay, di ba? Ayan, medyo light brown na siya pero luto na yan siya. Promise, ang sarap talaga. O yan, meron pa yung pa-sesame seed at saka melted na sugar. Yan, napaka-creamy talaga ng special na turon na ito.